for Cho and Devour for this Bruno. So well, obviously there's gonna be a battle of sana all may BBA, no? And basically it's gonna be a battle of sino marksman yung makakapag-online and yung setters nila, let's see, for Pasig City, I would have to say si Esmeralda. And for Ilocos Norte, I would have to say si Aurora. Itong dalawang at heroes na ito, saan nila nakasalala yung power? Aha. At pero apat yung purify ng Pasig City, ha? Good luck sa may... Grabe! Good luck sa may mahuli ang Ilocos Norte, men. At eto na po mga kaibigan, nagkakakitaan na po dito sa kalagitnaan. At ayun, ang nakakuha po ng Magic Repolyo ay si Claude. Munti ka na nga, ang ganda na pagkakatago, nagpanggap na daw mo yung Uranus doon. Tama ka na lang, ano? Tamang mamayo ko, tamang rotation lang na kanya-kanya. Walang pakitamanan. For me, sa akin, mundo mo yan. Oo, ganun eh. May kanya-kanya silang mapa ng landlock doon. Ayaw nilang magpansinan. Parang silang magkapit-bahay na magkaaway. Hindi nagpapansinan, mga kaibigan. Pero to be honest, ha, Pasig City, in the first minute, nabang agad silang 500 na gold. And guys, by the way, if you have a Claude on the enemy, make sure na medyo asim-asiba nyo kasi hindi naman siya ganun kasakit at the early stage. Kailangan nyo na talaga siya mahuli. Kailangan i-shutdown ng early stage kasi kayo din kayo mismo yung naghihintay ng sakit ng katawan kapag pinaabot yung late game yan. Makawalan dalawang tatlong item yan, medyo puputok na yan. Pag-ulti na lang kay ano yan, kay sino yan, Aurora or kay Bruno, mahirapan na kayo. Anyway, ito na nga nagkakaroon ng backpack, no? Take it away, madam. And ayun na nga dito sa top lane, nakapang 1v1 dito, expert na ubos na ang kanyang armor. Will he be able to get away? Mukhang okay naman. Palag-palag pa naman sa Gary Uranus, nagpa-cut lang siya ng kicks. Bahala ka pumalag dyan. Basta ako, nandito lang pa ako si Esmeralda. Level 4 na yan. Pwede tumalun yung dito. Still things for days na ako nakapang hindi tumama. Ang falling star muna dahil doon nabuhay si Uranus. Johan says hello, tamang missiles lang muna. But was able to at least give a bit of damage si Esmeralda dito. No casualties for both sides. Tama ano lang, love taps or takutan lang sa red and blue side natin. Tama ka dyan, ano? So, eto po. Ayun! There goes the Ice Tubig! Ngunit nakatakas. With the help of the Purify, Ice Tubig. Wala pong nagawa ang Ice Tubig. Nilamig pero nag-purify. May kasamang, ano, heater ang ating Esmeralda doon. Eto na nga po, nag-apang si Johan. Surprise! Surprise sa'yo! At ayun, binagsak ka ng Frost Destruction. Eto, Last Insanity, pumasok po. Oy! One the Flicker combination. Last Insanity, ngunit wala pong naman po yung expert gun. Ngunit dito sa kalagitan, pumasok po ang ating Uranus para patayin. At ayun, they were able to take down X-Borg. Dalawa po bumagsak sa Pasig City in favor of Ilocos Norte. Grabe yung simula na yun, ah. Maganda. Si isang maganda sa tank. Maganda yung ginawa lang ano doon ni Uranus. Uranus na kanina. Ayun na nga po! Grabe yun! Parang sinalo lahat niya yung ano? Sinalo lahat niya yung feathered airstrike. Naku po, at least subuhay naman si Brunito. Pero bilang hinahabol lang ko, instead, they just opt to get the buff Johan Ding box. And dito, makakalis ka ba under turret? Also, nakuha ni Popol and Pupa yung turtle. So, more objectives, more gold coming in sa side ng Pasig City dito. Here in the bot lane though, yung dalawang to, minding their own business. Feeling ko hindi naman sila magpapatayan. Sadyang ano lang, farman lang dito. Level 6 na ngayon sa Esmeralda compared kay Aurora na level 5 pa naman. Aha. Uh-huh. Actually, medyo mataas yung level ng Crowdon, so level 8 na right away, oh. Uy, grabe naman yung first skill ng ano doon, ng Crab. Grabe ang ating expert doon. And kita nyo po, oh, nakabawi na po agad. There goes the ejector ng ating Jawhead. At humahabol po ang Popol and Koopa, pero may nag-aabang na Aurora sa baba. At eto po, uy, yung mga freezing frost disruption. Ngunit wala, tamang amambaot lamang ang nagawa. Yun po yung problema kay Aurora ngayon eh. Hindi siya ganun kalakas mag-burst ngayon unlike before. Mm-hmm. Pero yung let it go na mahirap pa rin anuhin yun. Ah. Kaya siguro napapurify yung apat na tao sa Pasig City dito. But now the bot lane, mabilis lang makukuha ang bot lane turret na to.
Oo, so talaga lumalabang na talaga yung Pasig City. Dalawang turret na po yung nakuha nila, top and bottom lane. Nakuha na ng both Pasig City. At ito na nga po si Reynos, naitapon po nila. Frost Destruction, ngunit wala pong, ano, walang, wala pala, kala ko magbabato ng Frost Destruction. Hindi na daw kailangan. Akala ko yun eh. Nakuha ba ni Farsa yung ano? Little no. Wanderer? Ay, di ko napansin eh. Nakuha niya, ang galing! Gabing timing naman niya, pero mukhang si Tolix naman, ang hit nakuha ni X-Bar dito, tamang tapo lang ng Federer Airside, bigla si Farsa, naku po, napakalipit ang damage, connecting onto that last insanity, pero wala, tinama ang shielding for things, mga bug ka muna, pero makamunti na matunaw ang Johead natin dito. Buti na nakapag-flicker out siya, and he still gets to live and see the light of day. Pero si Esmeralda dito, tatargetin ba si Uranus? Feeling ko pwedeng-pwedeng pala ganito eh. Kasi si Esmeralda, as we all know, nang hihigop ng shield yan. So, magiging favorite target niya si Uranus dito. But I guess they just decided to focus sa turtle. Tama ang bahan lang muna dito. Tahimik lang, pero nakita si Joy for the airstag being used again. Grabe, damage output naman yon. Johead using his smart missiles. Pero kung napatay naman siya ng Claude dito, Uranus says hello. Pero kung si Claude, along with Farsha na mag-focus lang muna sa turtle. Can Ilocos Norte try to get this to sa Diaz and Pino? Grabe naman yung talon na yon, able to take out that Aurora. And the damage output coming in from the blue side is very, very immense. And si Kuma nakakuha ng isa. Launch attack daw, palag-palag. So, they could get one turret. Kasi, nakita mo yung damage na yun, men. Hindi ko ina-expect yun. Kasi, early game, medyo nag-struggle yung Pasig City. I guess, nakapag-farm sila. And they were able to secure 2 or 3 na turtles early game pa lang. Aha. And yun na nga, nag-online na agad yung Claude. Nakakuha na agad siya ng kanyang first item, which is yung Demon Hunter Sword or yung DHS, mga kaibigan. Ano? So, di na nga po sinasabi natin na talaga nga naman pag pumasok yung Claude with his full stack ng Thievery plus yung Demon Hunter Sword with his Blazing Duet, talaga nga naman mapapasakit talaga. Sasakit at sasakit talaga yung bawas. At kita nyo naman kung paano niya siya kabilis mag-farm ngayon. Medyo may hirapan na talaga ang Ilocos Norte sa pagpasok. Kasi all passing has to do is wait for their cooldown sa kanilang mga purify, knowing na yung purify has faster cooldowns compared to sa mga flakers. So, pwede talagang ano, pwede silang mag-wait out lang ng purify, last sila mag-open ng purify, tapos sinasdol lang sila laban. At ito na nga po, nagkakaroon ng bakbakan, aso ay nahabas ng Uranus, but however, there goes the Johead, is being taken down by Farsa, there goes the Fairtrail Strike, hindi po to, wala pong tinamaan na critical doon at buhay pa rin po. O, yung aso po, pumapasok pa rin. Medyo may rabies. Galit na gigil. Galit na gigil na gigil. Gusto kumitil yung aso sa may mga kalaban. Feeling ko mukhang mga buto-buto tong kalaban. Kaya habol ng habol tong asa natin. Oo, na, kaya trip na trip ni ano, Wenny Kupa dito. Pero hindi masyado na maka-forward ang Ilocos Norte dito because the pressure coming in from Pasig City is just too much. And might I say, na grabe yung snowball na nangyari from that clash. Compare natin yung dalawang marksman. Almost 7k kay Claude, tapos si Bruno almost 5k pa lang. For Aurora, we have 5.7k. Ay, for Esme, we have 5.7k. Tapos si Aurora, 3.3k pa lang. And, nakakuha ulit ng turtle dito. Hinangat-ngat bigla si Joey bilang tinalunan pa nga dito. But he was able to figure out. Bruno did try to save his teammate na buhay naman. Pero the damage was not enough to actually get a pick-off. Wala silang magawa and Pasig City will get free buff sa side ng Ilocos Norte dito. Yes, grabe sa ano, grabe sa stun lock talaga tong si Popol, no? Pag umapa ka dun sa trap, may stun traps na yun. Niya, tapos at the same time, meron pang yung pagat ng second skill niya, yung poop ng aso. May stun din yun. So talagang makaka-free hit yung mga tao sa kanya. Ito na nga po, bahabol po si Claude. They were able to take down Uranus kahit gano'n ka pa makulat. Apat kami dito buwabana at kasama ang aso. Dalawa na take down sa side ng Ilocos Norte. Pasig City is doing it. 9 minutes in the game. So, pulmibol agad ang namang nila. At there goes the Feathered Airstrike. Bumabanat kay Chu. Ngunit nakataas na po si Chu. Eto, humabol po. Pumasok si Esmeralda. Patay na po si Aurora. Hindi po mapigilan ng Team Ilocos Norte. Disabled pa more. Ngunit ang sagot nila doon, apat na purify. Eto, hindi pa tapos ang laban. Aso, humahabol. Last insanity, namatay po si Bruno. Mga kaibigan, there goes the kill. At dito, tinatapos na ni Kronos ang game. Sabi, mukhang ano ah? Mukhang... Galit na galit yung mga teams natin ngayon ah. Oo. Mukhang pabilisan. Pero, 10 minutes. 10 minutes if I'm not mistaken.
tong laro na to, no? Almost 10 minutes or borderline 10 minutes.